Magandang hapon, Ryan. Ilan na ba ang nasugatan at may mga nakumpirma na rin bang mga nasawi? June, sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa pito na itong kumpirmadong sugatan. Yung mga nasawi, bagamat may mga naiulat na mga nasawi, hanggang ngayon ay for verification pa rin yan dahil sumasailalim yan doon sa kailangan pang dumaan o kailangan yung mga proper documents bago maideklara ng NDRRMC na kabilang ang mga ito doon sa mga casualty nitong bagyo. Bicol Region ang napuruhan ng bagyong Aghona. Kung pagbabasehan ang hawak na datos ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan nasa mahigit 10,000 individual ang apektado sa ngayon. Nagsimula ng magsagawa ng rapid assessment ang kanilang mga opisina sa mga rehiyon. Sa ulat ng NDRRMC, nasa 8,465 na mga pamilya o katambas ito ng 19,373 na individual sa 158 barangay na naapektuhan ng bagyong Aghon. Nasa 657 pamilya o mahigit 2,100 katao ang nananatili hanggang ngayon sa 81 evacuation center. Bukod pa ang nasa 821 na mga pamilya o katumbas ng 3,151 na katao na lumikas sa kanilang mga kaanak. Pito na ang naitatalang injury at kinukumpirma pa ang mga ulat na nasawi ng ilang individual dahil sa bagyo. We base it on the initial affected population in the Bicol region, 6,130 families or 10,349 individuals. But again, posible ito no? Pag pumasok na yung mga reports ng ating mga partners and state mga regional offices kasi kakasenda lang ng konti ng panahon so makakapag-rapid assessment na sila. Ayon sa ahensya, aabuti ng ilang linggo bago matapos ang verifikasyon sa mga nasawi sa kalamidad. Pero tiniyak naman ito na ang karampatang tulong para sa mga pamilya. May 2 kalsada at 1 tulay ang naapektuhan dahil sa bagyo. Kasalukuyan na itong kinukumpuni ang mga ito. Nakaranas naman ng power interruption ang nasa 46 na munisipalidad at syudad, subalit karamihan dito ay naibalik na ang supply ng kuryente. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo ay 3 paliparan ang pansamantalang naapektuhan ang operasyon kung saan 7 flight ang kinansela at 29 na pantalan sa bansa ang naapektuhan. Hanggang ngayon ay naka-red alert pa rin ang NDRRMC hanggang hindi pa lumalabas ng bansa ang bagyo. June samantala, balik sa biyahe na ang mga barko simula ngayong araw pero inaasahan na ang adjustment ng schedule dahil sa domino effect dulot ng stranded na mga pasahero. Nananawagan po kami na magkabang po ng mga schedule na lang. Huwag na po pumunta muna dito para hindi rin po kayo maabala at hindi rin po kayo madadagan ng gastos. Kasi intindihan po namin na napakahirap din po pag nandito lang naghihintay at dumadagdag lang yung kanyang mga gastos. Si Aling Delmar, Sabado pa ng gabi, nasa Manila Northport Passenger Terminal. A-attend sana siya ng graduation ng kanyang anak sa Miyerkules pero walang biyahe ng barko kahapon. Hanggang ngayon, wala pang schedule na ibinibigay sa kanya ng biyahe papuntang Cagayan de Oro. Kaya malabo na itong maka-attend sa graduation ng anak. Sinabihan na daw niya ito na hindi siya makakadalo sa graduation ng kanyang anak. So tingin ko po hindi na po siguro. Kasi from Cagayan, magpo-commute lang po kami. Matagal din pong biyahe. 8 hours din po kapukid lang. Wala pa pong sinabi po eh. Wala pa. So hindi pa kayo makakasama doon sa mga... Hindi pa po. Wala pang announcement na kasama kami. Si Kimberly hahabol din sa graduation ng kapatid. Galing pa siya sa bansang Kuwait. Ngayon na sana ang biyahe niya. Kaya lamang ay wala pang barko na sasakyan. Nakipagsapalaran lamang siya kahit sa 31 pa nireschedule ang kaniyang biyahe. Yung biyahe ko po is ngayon alauna po talaga. Tapos nung pumunta na po kami doon,
Yung pagpasok dito, sabi ng guard po, kasi wala po talaga kaming barko na sasakyan. Yung barko daw po namin, nasa ano pa, sa Palawan. Tapos nung pumunta po kami doon, nag-ano po sa amin, sinabihan po kami na yun nga po, wala daw pong ano pa, biyahe yung pasibu. Sabi nila, mga 31 pa daw po, or hindi pa daw po malaman kung kailan talaga. Tapos nung bumalik kami ulit, yun na sinabi nila na mag-antay na lang po, baka mayroon pong darating na barko, baka bukas or hindi pa alam. Ang Philippine Ports Authority may paalala naman sa mga shipping company tungkol sa pag-anunsyo ng kanilang mga kanseladong biyahe. Paalala lang po sa atin pong mga shipping line na sana po mas maaga yung kanilang pagbibigay ng abiso sa mga pasahero. Dahil ang nangyayari po kasi dito, katulad niyan, dito sa NCR North, no, ang text po na nakarating sa mga pasahero ay on hold yung kanilang biyahe at delayed. When in fact, ito po ay kanselado na. No? So mas maganda po kung ang makarating sa mga kababayan natin, canceled na yung biyahe kasi ang nangyayari po yung mga pasahero natin, dumadating pa sa Pantalan kahit po kanselado na po yung mga biyahe dahil ang natatanggap po nila ay on hold lang yung biyahe o delayed. Yung araw may tatlong barko ang bumiyahe paalis ng Maynila. Pinapayuhan naman ng ating mga kababayan na makipag-ugnayan muna sa mga shipping company kung reschedule ba o gaano katagal ang delay ng kanilang biyahe bago pumunta sa Pantalan para hindi na sila maghantay ng matagal. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.